Hi, this is Jim and welcome back to my YouTube channel. Ito na nga post ni Mir. Pack up daw nila ay 11:51 PM. At ito, yesterday taping with the cutesy Barbie for Tessa. At ito naman, si David ay nasa SM Pampanga yesterday at pinagkaguluhan nga siya ng mga tao. Let's watch this. Oh guys, Eroshi, pulang araw. Ano po? Babayaran niya po mamaya. Subaybayan niyo po, kulang araw ah. At TikTok vlog nga to ni Kuya John Rainier, driver ni David. And there's more. Take out, David. Yan po ba yun, ma'am? Yan na po? Yes. Okay. Ah, hindi ka agad ha? Okay. Ayun na nga, so parang hindi na nga pagkukuluhan sa Starbucks, eh si Kuya John na lang ang pinabili ni David. At next naman ay ang interview nila kagabi sa 24 Horas. Let's watch din. Kanya-kanyang pagsubok na rin ang haharapin sa mga buhay ni na Adelina. At isa pa, mapapahiya rin ang pamilya mo pag nangyari yun. Teresita. Hiroshi. Please, mamatay ako isang sinungaling. At Eduardo. Kasi akala ng mga tao kapag gera parang talagang puro kaguluhan, puro bombahan, ganyan. Pero dito sa pulang araw, masihimayin natin ang bawat pangyayari. Bawat eksena, lahat may hugot, lahat may puso. Feeling ko yun din naman yung nire-represent namin dalawa ni David dito sa show na siya yung sa Japan, ako yung sa Pilipinas. Paano namin siya paano namin magagamit yon para mas mapatibay yung friendship at yung relationship na mabubuo namin, yung friendship ng apat. At sabi nga ni Miss Josephine ko, garbi daw makatitig si David kay Barbie, hindi kumukurap. Totoo yan. Talagang nakikinig siya talaga sa lahat na sinasabi ni Barbie. At next. Sa ilang eksena, subtle at halos walang himik ang pagganap ni David, pero tila nagsusumigaw ang kanyang expression, bagay na pinuri ng fans. Nakakatuwa, syempre, nakakataba ng puso dahil I think finally, bagay yung fruits of my labor ay nakikita na rin ng mga ibang tao. With this telesay, what I really learned was technicalities of, you know, like how I can deliver the emotions that I'm feeling. So, ay nakakatuwa and parang mas napupursige ako. Mas motivate ako to, you know, like work on my craft pa. At yun nga yung napansin ng ibang fans naman dito kay Barbie. Nung si David yung nagsasalta, ba't di tititignan ni Barbie? Eh, galit siya. Ay nako Barbara, bahalak sa buhay mo. At nag-IG story nga si Miss Isabel Bulatao ng see you later sa Thailand. At ito na nga, nagpost si Jonathan Ferrolino kasama si Genre. At si Nay Fatima at saka si Isabel Bulatao, Team David and Team Barbie, Swadika. Swadika. Yan, Thailand. Ayun na nga, magkakasama sila. Ayun si Barbie. Sa malayo, syempre. At si David nga ay nagpost sa Facebook ni Roshi's flying back to Japan. At ito kagaling kay John Navarro. Bili lang ng sticky rice saglit. Ayun na nga, kagwapong si David. At si Barbie dapat laging super layo kay David. Ganon.
At yun na nga, isang maswerteng fan ang nagpa-picture with Mr. Ginoo, David Licaoco at Naiya Terminal 1 Departure Area. At nagpost nga ng IG story si Ma'am Chara Santos. Ay, grabe! A chance encounter, Barbie Fortesa, David Licaoco. At si Barbie naman ito nag-reply, super nice to see you po, ma'am. Have a safe trip po. At nirepostin to ni David Licaoco. At yun naman pala, si Ma'am Charo pala ay kasama si Malu and cousins Joy and Gina po pupunta ng South Korea. At nagkita-kita sila sa Naiya, guys. At yun na nga, nakarating na nga si David sa Bangkok, Touchdown Bangkok. At nag-tweet nga ang isang fan na as if this happens again since they are both wearing something cream and beige slash beige and stripes, then what? But I'm on my knees. Oo nga, no? Parang sila nang suot nung sinuot nila dati sa Hong Kong. Oh nga, if I'm not mistaken, Hong Kong talaga yun, guys. At ayan nga, nagpost si Sir Jonathan Perolino sa may Gucci at picture niya sa Louis Vuitton Dior. At number 34 daw si David sa Global South World. So top 60 most influential Philippine actors on Instagram. Congratulations, David. At ito na nga yung magandang scene kanina sa Pulang Araw sa Netflix. Let's watch this. Bitiwan mo ako, bastarda ka! Iginalang at inunhawa ko kayo sa matagal na panahon, alang-alang sa aking ama kay Ate Trisita. Pero hindi na ako papayag na patuloy niyo pa akong saktan at hamakin, lalo na ang alaala ng aking ina. Narinig niyo si tatay, narito na sa ating bayan ng digmaan. Kaya mabababang taong gaya ko ay kailangan na matutong maging matapang at itindig ang sarili laban sa matatayog at mapangaping gaya mo! Ay naku, nakakagigil talaga si Carmela. Sarap sampal-sampalin. Pati yung Lauro, no? Ay naku. Kuha-kuha nila yung inis ko kanina. At next naman ay nakakatawang video ni Barbie Fortesa at ng Chris the Virgin nung nag-taping yung TKL sa South Korea. Let's watch this. Okay, we're here at Incheon Airport. So may kasama ko artista ngayon. Pag naka-shades, may nakaka-artista. Okay. Oh yeah! Nakalimutan siguro. Lalo naging loka-loka si Barbie nung kasama si Chris the Virgin. Grabe. Ang ganda. Ano tatak na ano mo? What's the brand? Ah, Brother Gems. Oh. Wait, I love Brother Gems. It's where I used to buy like hair ties and accessories when I was younger. Oh. I love Brother Gems. Aram. Sira ulo talaga. So how do you find Korea? I did not find it. Korea finds me? Yes! Ako I find it here. Ay, mali. What's the right term? It's a body. Natawa na ako. Ang aga mo ha. So, Pag ito lang yung backup mo sa mukha, ah. Wala na ba? Wala na. Sorry. So, what is your color? Parang kapahatching man, no? Hindi, kanya lang ako magpa-cute. So, what is it? What is your color palette? My color palette is so... Here in Korea. Yeah, my color palette should not break the... The rules. Ito, okay. Ito talangin natin. Ito talang may totoong color palette. Ito, the fashionable one. Let's go. Come here. Matano? Wala. Ano to? Kariyahan lang. Ganda nga ng camera mo eh. Masa po mo? Saan mo binili yan? It's iPhone XR. Dual SIM. 10 gigs. Not 10 gigs, right? 10 gigs. 10 gigs, dual SIM. Ano ba yun? Fresh from Green Hills. So, tayo mag-outfit check ka naman. Outfit check. Oh, asa? Wala mo dyan ah. Outfit check. Ganyan talaga pa. Ikaw naman, ikaw. Ikaw. Ikaw muna. Tayo ka muna. Tayo na, kabili sa mga doktora. Patayin na outfit check mo. Ayan. Okay, see? Lugod ko na nga eh. Parang pangatay mo. Okay.
Lumilitaw yung tulad na ugali ni Barbie. Hindi makapagpigil. Parang tanga daw. Cut natin yan. Don't you worry about it. Don't you worry. Yan. Yung ano niya, yung doctor's coat niya. Yan. That's mine. Okay. I'll have to check. Oh, shit. Wait. Okay. Tawagin mo ako. Barbie! I got it. Okay, I'll teach it. Baklang-bakla talaga si Barbie. I'll teach it. Bye! Ang bruha pinutol. Anyway, next naman. At ito lang nga yung napansin namin, guys, nung mga fina-follow ko sa Twitter. So, nag-tweet nga si Barbie Fertessa ng hashtag pulang araw, pagbomba, now on GMA Prime. Pero merong isang fan ni Jack na nambash sa kanya. Sabi nga ni supportive sa una, inagaw sa huli. mo, nakailang post na ni jowa mo, dinededma mo lang. Pag-post ng GMA kay Kim Jisoo, naka-heart react ka pa at sa mga post ni David, hot ka. Sabing ganon. Tapos, comment naman ni Miss Josephine ko, ba't yan hindi sagutin ng ate ni Barbie? Sobrang vulgar ng salita niya kay Barbie. Bakit walang reply si Amit Abad? Hindi niya sabihan ng harasser at gaslighting. Ano, walang say ate ni Barbie? Tapos nag-tweet pa yung basher ni Barbie ng, hoy, nag-post si Jack, baka gusto mong i-heart. Huwag puro repost na kasama si David. Malanding para sa lahat. Medyo nakakapagtaka nga yun kay Barbie, no? Bakit pag fans ni Jack, parang takot na takot sila nung ate niya. Pero pagka Barda fans, no? Grabe sila makapagparinig, no? Parang ang sama-sama ng mga Barda fans, pinaghiwalay sila ni Jack. Tapos pag naman minumura siya ng mga fans ni Jack, okay lang. Kahit murahin siya ng murahin, no? Nagtataka lang ako. Ewan ko ba? At ito nga, post ni Ika Eden, Jimin's second flight. Mukhang babalik niya sa Australia si Jimin, pamangkin ni David. At may picture nga si James na pinataxidermy niya si Pepper. Ayun, no? Buhay na, parang buhay na buhay pa rin. And lastly, a cute TikTok video of James Licalco. Ayan na nga. Ating nerdy cute na si James. May pataas-taas pa ng polo. Ayan. And there you have it, guys. If you like this video, please give it a thumbs up and please subscribe to my YouTube channel for more Barda updates. See you in my next vlog. Bye!